Grabe. Purihin ng Lord. Sige, palakpakan nga muna ulit natin yung Lord sa gabing ito. Ayan, purihin natin ng Lord. And, ayun, thanksgiving ko muna sa Panginoon is, grabe, sobrang ano talaga si Lord sa buhay ko. And sobra siyang faithful talaga sa buhay ko, sa life ko. Sa halos sa lahat ng aspeto talaga, nakikita ko talaga yung kamay niya. Nakikita ko talaga yung pagkilos niya. And at kung nasaan man ako ngayon, God is so faithful talaga po sa buhay ko. And right now po, before po ako mag-start, no, excited na ba ang lahat sa mensahe ng Lord sa gabing ito? Ayan, may katanungan po muna ako. Ayan. Ayan, naranasan mo na bang mabitrayed? Mabitrayed ng mga taong malalapit sa'yo? Anyone? Or ito, masisi ka sa kasalanang hindi mo naman ginawa. Okay. And yung last, sino po yung naranasan na dito yung maiwan? Maiwan ng kaibigan, maiwan ng disciple, maiwan ng jowa, at yung worst, maiwan ng sarili mong pamilya. And right now po, I just want to share a story in the Bible. And gaya mo, isa lang din siyang ordinaryong tao na nakaranas mabitrayed, maiwan, ibinenta ng sariling pamilya, inakusahan sa kasalanang hindi niya naman ginawa. At ngayon po, gusto ko po na makita natin paano siya sinamahan ng Lord at paano siya pinagtagumpay ng Lord despite of all trials. But first, gusto ko po munang panoorin po natin itong short clip na ito before we proceed. Si Jose at ang kanyang mga panaginip. Si Jacob ay may 12 anak na lalaki. Pero si Jose ang kanyang pinakamahal sa lahat. Binigyan niya si Jose ng isang espesyal at makulay na damit ng kanyang mga kapatid. Naggalit sila sa kanya. Nagkaroon din si Jose ng isang espesyal na panaginip. Sa panaginip ko, nagbibigkis tayo ng mga trigo. At ang inyong mga ibinigkis ay yumuko sa aking ibinigkis. At lalong nagalit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Nanaginip muli si Jose. Ang araw, buwan, at 11 bituin ay yumuko sa akin. Nagbulong-bulungan ang kanyang ama at mga kapatid. Ang ibig mo bang sabihin ay ikaw ang siyang maghahari sa amin? Isang araw, nagbabantay ng tupa ang mga kapatid ni Jose. Nakita nila siyang papalapit sa kanila. Pinagplanuhan nilang patayin si Jose para matapos na ang kanyang mga panaginip. Masama kung papatayin natin ang ating kapatid. Sabi ni Ruben, ihulog na lang natin siya dito sa tuyong balon. At kanilang pinagpunit-punit ang espesyal na damit ni Jose. At saka inihulog siya sa balon. May mga negosyanteng Ismailita ang napadaan. Sila ay papuntang Ehipto. Ibenta natin si Jose bilang alipin sa mga Ismailita. Sabi ni Huda. At ibinenta nga ng magkakapatid si Jose sa halagang 20 pirasong pila.
Inilublob ng magkakapatid ang balabal ni Jose sa dugo ng kambing. At ipinakita nila ito kay Jacob. Patay na ang aking anak. At siya ay umiyak. Samantala, si Jose ay dinala sa Egypto. Pero kasama ni Jose ang Diyos. Sa Egypto, ibinenta ng mga Ismaelita si Jose kay Potifar, isa sa mga kapitan ng Faraon. Pinagpala ng Diyos si Jose at siya ay naging matagumpay. Itinalaga ni Potifar si Jose bilang punong tagapangasiwa sa lahat ng kanyang mga ari-arian. Nagkatotoong mga panaginip. Naglingkod ng mabuti si Jose kay Potifar. Gusto ng asawa ni Potifar na magkasala si Jose laban sa Diyos. Ayaw ni Jose. Kung kaya nagsinungaling ang asawa ni Potifar. Naniwala si Potifar sa asawa niya, kaya ipinakulong si Jose. Sa kulungan, nakilala ni Jose ang dalawa sa mga alipin ng Faraon. Pareho silang may mga panaginip at ipinakita ng Diyos kay Jose kung ano ang ibig sabihin ng mga yon. Nagkatotoo ang mga paliwanag ni Jose. Pinalaya ang tagapangasiwa ng inumin ng Faraon at ang panadero naman ay binitay. Pagkalipas ng 2 taon, nagkaroon ng 2 nakababahalang panaginip ang Faraon. Naalala ng tagapangasiwa ng inumin ng Faraon kung ano ang ginawa ni Jose at sinabi niya ito sa kanya. Kaya't ipinatawag ng Faraon si Jose at sinabi nito sa kanya ang kanyang mga panaginip. Ipinakita ng Diyos kay Jose ang kahulugan ng mga panaginip ng Faraon. Sa loob ng 7 taon, magiging masagana ang ani, sabi ni Jose. Kaya mag-ipong kayo ng pagkain dahil 7 taon na tagutom ang susunod. Humanga ang Faraon sa talino ni Jose. Ginawa niya si Joseng tagapangasiwa sa pag-iipon ng lahat ng pagkain. Maliban sa Faraon, wala nang iba pang mas makapangyarihan kay Jose sa Ehipto. Nagpunta ang mga kapatid ni Jose sa Ehipto para bumili ng pagkain. Sila ay yumuko upang magbigay ng galang kay Jose, ngunit hindi nila siya nakilala. Nang makita niya na sila ay nagbago na, siya ay nagpakilala na. Natakot ang magkakapatid. Sinadya ninyong ako'y saktan, sabi ni Jose. Ngunit ginamit yun ng Diyos para sa kabutihan. Dalhin ninyong lahat ang ating pamilya sa Ehipto. Marami tayong makakain dito. Sige po, right now, manalangin po tayo. Panginoon, sa mga oras na to, dalangin ko, Panginoon, sasamahan niyo talaga kami, Panginoon. Holy Spirit, be with us. Gusto namin umayon sa inyo, Panginoon ko. And right now, Panginoon, kayo nga po, Panginoon, ang mabida,
Maluwalhati, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Kausapin mo po kami, Panginoon, kahit yung mga nasa online, Lord God. Speak to us, Panginoon. Enlarge our capacity to receive your word for tonight, Panginoon. Kayo ang kumilos, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God. Walang ibang maluwalhati, Panginoon, kundi ang tangi ang pangalan niyo, Panginoon. Itago niyo po ang inyong lingkod. At nang sa ganun, Panginoon, kayo lagi ang maitaas, Panginoon. Kayo ang makita, Panginoon. Salamat, Lord God. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. So, naunawaan natin yung kwento. Okay? And right now po, ang title po ng pag-uusapan natin ngayong gabi is The Power of Preparation. Sabihin mo nga, The Power of Preparation. So ngayon po, meron po akong, nang sa ganun mas maintindihan natin, mas maunawaan po natin kung ano po yung naging buhay ni Joseph. Gumawa po ako ng maiksing summary. Okay? So ito po, number one, he is a favored son. Two, betrayed by his brothers. Number three, hinulog siya sa balon. Number four, sold as slave. Number five, promoted as a household manager sa bahay ni Potiphar. And then, number six, victory over sin. Number seven, imprisoned. Nakulong po si Joseph. And number nine, he was promoted inside the jail. Could you imagine that? Nasa bilangguan na na-promote pa. And number 10, he was forgotten. Kinalimutan siya ng mga kasamahan niya dun eh. And then number 11, he was promoted as a prime minister. Okay? And right now po, pag-uusapan po natin ano yung mga lesson na pwede nating makuha sa naging buhay ni Joseph. Ready na ba kayo? Comment niyo dyan, ready na ako. So ngayon, ito po, 5 lessons for hard times from the life of Joseph. Number one, boom, obeying your parents is important. Ulitin ko kapatid, obeying your parents is important. Sino po dito yung obedient at talagang sumusunod talaga sa magulang nila? Anyone? Parang hirap, no? Hirap magtaas ng kamay. Alam po natin na si Joseph ay gifted at paboritong anak siya ni Jacob. Dahil siya ay isang masunuring anak. Lagi niyang sinusunod anumang iutos ng kanyang ama na si Jacob, kaya't binigyan siya ng tatay niya ng espesyal at makulay na damit. Dahil doon, nagsimulang maingit ang mga kapatid niya sa kanya. Bata pa lang po si Joseph, nakakapag-interpret na po siya ng mga panaginip. And one time, binahagi niya sa mga kapatid niya yung mga panaginip niya. Sabi po sa Genesis 37:5-9, ako na lang po magbabasa muna. Sabi po dito, minsan na naginip si Jose at lalong namuhi ang mga kapatid niya nang ito ikwento niya sa kanila. Sabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. Verse 8, ano? Ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. Verse 9, na naginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito. Nakita ko ang aking panaginip na ang araw, ang buwan at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. Kaya dahil dito, lalong namuhi ang mga kapatid niya sa kanya. One time, inutusan ng tatay ni Jose na puntahan niya yung mga kapatid niya sa pastulan. Sabi po sa Genesis 37:14-17, sige po, sama-sama po nating basahin. Sinasabi pa ng kanyang ama, tingnan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos, bumalik ka kaagad at nang malaman ko. Lumakad nga si Jose mula sa libis ng Hebron at nakarating siya sa Shechem. Sa kanyang paglalakad, nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung ano ang hinahanap niya. Verse 16, hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan, sagot niya. Saan ko po kaya sila makikita? Verse 17, sinabi ng lalaki,
Umalis na sila at ang dinig ko'y sa Dothan pupunta. Sumunod si Jose at natagpuan nga roon ang mga kapatid. So mga kapatid ko, kung mapapansin natin, kung ikaw si Joseph, pwede ka namang umuwi na lang eh. Pero dahil sa kagustuhan ni Joseph na ma-honor yung tatay niya, sumunod siya at hinanap niya pa rin yung mga kapatid niya. Kung titingnan nyo, parang ang liit lang na bagay eh. Parang ang liit lang na bagay. Pero merong wisdom doon, kapatid. Why? Kasi kung hindi sumunod si Joseph sa tatay niya, pwede naman siyang umuwi tapos hindi na siya mapapahamak eh. Pwede yun eh. Pwede niyang gawin yun. Kasi po nung time na yon, nung nakita siya ng mga kapatid niya na paparating siya, pinagtangkaan yung buhay ni Joseph, no? Na inihulog po siya dun sa balon, at the same time, ibinenta siya. Nakarating siya ng Ehipto. Okay? Pero lahat ng panget na nangyari sa kanya ay kasama sa magandang plano ng Lord para sa kanya. Amen? Kaya sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo, or sa kapatid mo man yan, or kaya dyan sa comment section, dyan sa mga nasa online, honor your parents. Though alam natin that there are times hindi rin sila perfect, tama? Pero bilang tagasunod ng Lord, mahalin nyo at igalang nyo ang mga magulang nyo. At the end of the day, magiging magulang ka rin. At ito pa kapatid ko, there is a blessing in honoring our parents. May pagpapala po sa pagsunod. Kaya yung parents mo, yung parents nyo, okay? Representative po sila ni Lord sa buhay nyo. Ginagamit sila to guide you para dalhin ka sa right direction. At naniniwala ako na kaya sinasamahan si Joseph at pinagtatagumpay lahat ng ginagawa niya dahil obedient siyang anak. Okay? Sabi nga po sa Ephesians 6:1-3, sige po, sama-sama ulit nating basahin. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise that it may go well with you and that you may live long in the land. Okay? So number two, second lessons na po tayo. Do what is pleasing to God regardless of the consequences. Uulitin ko kapatid. Do what is pleasing to God regardless of the consequences. So after po ibenta si Joseph ng mga kapatid niya sa Ehipto, naging alipin siya ni Potiphar, isang kapitan ng paraon. At dahil nakita ni Potiphar na sinasamahan si Joseph ni Yahweh, pinromote siya as household manager. Okay? At sa lahat ng kanyang gagawin, pinagtatagumpay siya ng Diyos. At dahil magandang lalaki po si Joseph, nabighani sa kanya ang asawa ni Potiphar at nais nitong pagsamantalahan si Joseph at gusto nito na magkasala siya sa Diyos. Okay? Ngunit, ito magaling, tinakbuhan ni Joseph. Sabi po sa Genesis 39:8-10, sige po, sama-sama natin ulit basahin. Tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos. Hindi pinapansin ni Jose ang babae, kaya kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiping sa kanya. So mapapansin natin mga kapatid, yung tukso na yung lumalapit kay Joseph. Pero malinaw sa kanya kung bakit siya nandun at mas pinili ni Joseph na i-honor si Lord. Dahil doon, nagsinungaling yung asawa ni Potiphar at binaliktad si Joseph. Nagalit si Potiphar nang malaman yun at pinaniwalaan niya yung kanyang asawa. At dahil doon, ipinakulong niya si Joseph. Sino yung naranasan na yung maipit sa ano sa ganung sitwasyon? For example, sa exam, alam mo unprepared ka. Alam mo hindi ka nakapag-aral. Alam mo sa sarili mo babagsak ka.
And then yung classmate mo, kumopya ka na dito, kumopya ka na. Para nang sa ganun pumasa ka. Kapatid, my prayer, pipiliin mo pa rin i-please si Lord kahit bumagsak ka. Kahit possible na bumagsak ka. Or kaya sa work, sino may mga trabaho dito? Anyone? May yan, yung dami may mga trabaho. Ayan. Halimbawa, sa trabaho, may pinapagawa yung boss mo sa'yo. Tapos, alam mo sa sarili mo, madi-dishonor ko si Lord. Alam mo sa sarili mo, madi-disobey ko si Lord. Okay? I pray, kapatid, piliin mong i-please si Lord kahit possible na pwede kang mawala ng trabaho. Mahirap, yes, mahirap. Pero ito, paniwalaan mo na kapag ginawa mo yung bagay na ma-honor mo si Lord, mas ipopromote ka niya higit pa sa expectations mo. Kagaya po ni Joseph, mas pinili niya na i-please si Lord regardless of the consequences. Grabe, no? Okay? So right now po, quick review lang. So balikan natin yung first point. Ano? So number one, obeying your parents is important. Number two, do what is pleasing to God regardless of the consequences. Number three na po tayo. Third lessons, relying on God's guidance will help you prepare for the future. Sa kulungan po, nakilala ni Joseph yung dalawang alipin. Amen? Yung isa, tagapangasiwa ng inumin, at yung isa naman po ay punong panadero. Okay? Pareho silang may mga panaginip. At ipinakita ng Diyos kay Jose ang ibig sabihin ng mga yon. Nagkatotoo yung mga paliwanag ni Joseph. Pinalaya nga yung tagapangasiwa ng inumin ng paraon at yung panadero naman ay binitay. Pagkatapos ng dalawang taon, nagkaroon ng dalawang nakakabahalang panaginip yung Pharaoh, yung paraon. Yung paraon naman po na naginip. Okay? Naalala ng tagapangasiwa ng inumin yung ginawa ni Joseph sa kanya. Kasi di ba na-translate niya, naipaliwanag niya ni Joseph dun sa tagapangasiwa ng inumin yung panaginip, di ba? So naalala yun nung tagapangasiwa ng inumin na si Joseph nga may kakayanan ng ganun. Kaya agad na ipinatawag siya ng paraon. Kaya agad na pinatawag siya ng paraon. And then ipinakita ng Diyos kay Joseph ang kahulugan ng panaginip ng Pharaoh. Sabi po sa Genesis 41, 25-30, sige po, basahin po muli natin. Iisa po ang kahulugan ng dalawa ninyong panaginip, sabi ni Jose. Ipinapaalam po sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang pitong matatabang baka po ay pitong taon. Yun din po ang kahulugan ng pitong uhay na matataba ang butil. Ang sinasabi ninyong pitong payat na baka at pitong uhay na payat ang mga butil ay pitong taon naman na tagutom. Gaya ng sinasabi ko sa inyo, iyan po ay gagawin ng Diyos. Magkakaroon ng pitong kasaganaan sa buong Ehipto. Ang kasunod naman ito ay pitong taon na tagutom at dahil sa kapinsalaang idudulot nito, malilimutan na ang Ehipto ang nagdaang panahon ng kasaganaan. So ngayon po, humanga ngayon ang paraon kay Joseph sa talino nito. At ngayon po, ginawa siyang gobernador ng buong Ehipto. Wow. Tagapangasiwa po si Joseph sa pag-iipon ng pagkain at wala nang mas makapangyarihan kay Jose sa Ehipto. Okay? So makikita po natin dito kung wala yung guidance and wisdom ni Lord kay Joseph, hindi mapapaghandaan yung future eh. Amen ba? Hindi mapapaghandaan yung darating na tagutom eh. At possible, maraming mamamatay na mga tao during that time. Kaya mahalaga talaga na marunong tayong makinig sa Panginoon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, matuto kang makinig. Lagay nyo dyan sa comment section, matuto kang makinig. Sabi nga po sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all of your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Okay, number four na po tayo. Four lessons. Forgiveness should always be extended even years after the injury.
Lumaganap po sa iba't ibang bansa ang tagutom at nang mabalitaan ito ni Jacob ay agad niyang inutusan yung mga kapatid ni Jose para bumili ng pagkain sa kanya. At nang sila'y makarating kay Jose, sila'y yumuko at nagbigay galang. Grabe, nagkatotoo yung panaginip ni Jose, di ba? Dun sa mga kapatid niya, yumuko yung mga kapatid niya sa kanya talaga. So nakilala ni Jose ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi siya namukaan ng mga to. Dahil sa tindi ng tagutom ay dalawang beses na bumalik ang mga kapatid ni Jose sa kanya at sa pangalawang pagkakataon ay kasama na nila si Benjamin, ang bunsong kapatid ni Jose. Pinatuloy ni Joseph ang kanyang mga kapatid sa bahay nito upang doon kumain. Pinaghainan nga ni Joseph ang kanyang mga kapatid at sinaayos sa kanilang upuan ayon sa kanilang edad. At sila'y nagkatitigan at nagtaka. Biruin mo yun, di ba? After, despite ng mga ginawa ng kapatid niya, pinaghainan niya pa. Grabe, no? Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. Sabi po sa Genesis 45:4-5, lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose ang inyong kapatid at ipinagbilin ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Pansinin niyo yan, kapatid, ha? Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. At sabi pa po sa isang verse, Genesis 50:20. Ayan. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot ng Diyos para sa kabutihan. Wow. At sabi nga po sa lyrics ng isang kanta, yung kinanta, actually yung inawit natin kanina, sabi dun sa bridge part, you take what the enemy meant for evil and you turn it for good. You turn it for good. Mga kapatid, makikita natin dito yung puso na meron si Joseph. Na despite ng mga ginawa ng mga kapatid niya sa kanya, pitili niya ang patawarin ng mga to. Minsan kasi yung galit at yung unforgiveness sa puso natin ay nagiging entry point ng kaaway para di tayo fully magamit ni Lord. Prayer ko mamaya sa paglapit natin sa Panginoon, ipapaayos mo to. Panahon na kapatid para lumaya ka dyan. And last, number 5 lessons. God is sovereign over the darkest moments of our lives. Uulitin ko. God is sovereign over the darkest moments of our lives. Sabihin mo nga, sovereign. So nakita po natin, mga kapatid, na kahit sa buhay ni Joseph na tagasunod ng Lord, nakaranas din siya ng darkest moment sa buhay. Marami po siyang naging pagsubok. Amen? But Joseph kept his faith to God. Nakita natin kung paano siya sinamahan at pinagtatagumpay ng Lord saan man siya mapunta at hindi niya hinayaan na mahulog siya sa kasalanan. Sa halip na magalit at gumanti siya sa kanyang mga kapatid, ay mas pinili niyang patawarin ito. Grabe. Grabe. I pray, kapatid, na kung dumadaan ka ngayon sa pagsubok, dalangin ko na yung maging response mo ay gaya ni Joseph. Be like Joseph. Sabihin mo nga sa katabi mo, be like Joseph. Yan, ganun din sa online. Sige, comment nyo dyan, be like Joseph. Alam po ni Joseph na ang Diyos ay mabuti at kontrolado niya ang lahat. Kahit dun sa pangit na sitwasyon niya. Sabi nga po sa awit 23 verse 4. Sige, sama na sama nating basahin. Napakaganda nito, mga kapatid ko. 1, 2, 3, fire.
Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Okay? So right now, balikan po ulit natin yung mga points and yung mga lessons na nakuha po natin from the life of Joseph. Number one, obeying your parents is important. Number two, do what is pleasing to God regardless of the consequences. And number three, relying on God's guidance will help you prepare for the future. Four, forgiveness should always be extended even years after the injury. And lastly, God is sovereign over the darkest moments of our lives. Malapit na po ako matapos. At bago ko po magawa yung message na to, ako din po ay dumaan din sa maraming pagsubok. Alam ng karamihan yan. Alam ng karamihan. Ayan, but then I just want to share it pa rin sa inyo, lalo na sa mga nanonood online. So 2011 po, nang tamaan yung tatay ko ng sakit. 2011. Nagkaroon po siya ng kidney failure, stage 4. Dalawang kidney niya po ay bumigay na. At need niya po mag-undergo ng dialysis 3 times a week. Ito pa. Sobrang bigat po noon kasi every dialysis niya po is nagkakahalaga lang naman ng kulang-kulang 4K. Need niya nga pong ma-dialysis 3 times a week. So, could you imagine, saan namin kukuha ninyong 12K a week? So ayun po, 8 months din po siyang nakipaglaban sa sakit niya at nalubog din po kami sa utang. Ang dami naming property na isang la. Dahil po sa pagpapagamot niya. Kasi talagang sobrang bigat talaga nung gastusin. August 2, birthday ko nun eh. Yun yung last dialysis ng tatay ko actually. And during that moment, kinakausap niya na ako. Binibilin niya na sa akin yung mga kapatid ko. Anak, hindi ko na talaga kaya. And sa'yo ko ini-entrust yung mga kapatid mo. Huwag mo silang pababayaan. Actually guys, yung bunsong kapatid noon, 2011, 6 months old. Si Soy, kung pamilyar kayo kay Soy, may brother, yung pinakabunso. Guys, 6 months. Tapos, may 1.5-year-old. Nakita yan ang karamihan. Kala nga nila anak ko eh. But then, ayun nga po. Umiyak ako sa papa ko noon. And then, after 3 days, August 5, tuluyan niya na kaming iniwan. 17 years old lang din po ako noon eh. Kagaya ni Joseph. Kaya sobra akong nag-melt eh. Sobra akong na-inspired sa life ni Joseph. Kasi parang na-relate ko rin yung buhay sa kanya. Ayun, 17 years old lang din po ako nung maulila kami sa tatay ko. Maaga po akong namulat sa responsibility. Isa po ako sa mga nagtaguyod. Nag-alaga ng mga kapatid ko ng mahabang taon. Actually guys, mag-11 years old na po yung punsong kapatid. So halos, alam mo yun, halos 10 taon. But God is faithful. God is so faithful. Ayan, dumating din po sa mga times na wala akong matuluyan, wala kaming matuluyan, mga kapatid ko. Sa kami nakikitira? Mahirap. Hirap, napakahirap naman. Marami po akong naging pag-iyak at pagtatanong sa Lord nung time na yon. Pero ito, hindi ako pinabayaan ng Lord nung time na yon. Sinamahan niya ako at nagpapasalamat ako sa kalakasan at sa katapatan niya sa buhay ko.
Ngayon ko po nauunawaan na kaya pala ako pinadaan ng Lord sa mga pagsubok is para i-prepare lang ako para sa magandang plano niya. Kaya kapatid ko, kung dumadaan ka ngayon sa darkest moment ng buhay mo, God is telling you right now, ito, baunin mo to kapatid, hinahanda lang kita anak para sa magandang plano ko para sa'yo. Ganyan po ka-powerful yung preparation ni Lord sa atin. Padadaanin ka talaga sa sakit at hirap. Pero yung parang hindi mo na maintindihan kung ano yung nangyayari, gulo-gulo na. Ganun. Bakit? Kasi nga, the more na malaki ang laban mo, the greater the reward. Tanda mo yung kapatid, ha? The more na malaki yung laban mo, the greater the reward. Kaya huwag mong babaliwalain yung preparation ng Lord sa iyo. Diyan ka niya huhubugin, diyan ka niya patatatagin, at diyan ka niya babaguhin. At para pag dumating na yung time na nakuha mo na yung promise ni Lord, marirealize mo na lang, buti na lang pinadaan mo ako dito. Yung bakit mo, yung puro bakit mo, na turn sa buti na lang pinadaan mo ako dito.